Napakahirap pala no kapag dinapuan ka ng upgraditis na sakit. Nakapanghina lalo na sa akin. Wala naman ako ganong ride. Pero ngayong araw, medyo angat lang ang dosage natin sa gamot. Ang SRAM level. Nandito pala tayo sa kahabaan ng Col-S Cruz, Barangay San Rafael Rodriguez, Rizal. Dahil sinadya natin ang Power Pedal Bike Shop. Dinala ko na rin dito ang aking bagong brake set to make it sure na she's doing fine. Medyo nag-worried ako kasi tumigas yung lever niya. Ay ngayon lang tayo gagamit ang ganitong klaseng brake set. Konting background na rin. Ang SRAM is privately owned bicycle components manufacturer based on Chicago, Illinois, United States. Itinayo noong 1987, ang SRAM ay acronym ng mga pangalan nila Scott, Ray, at Sam. Papalito tayo ng preno natin kasi may nagpadala sa atin ng blessing, no, para sana sa frame. Sa frame ng bike. Ano yun? Yung taong ginamit sa atin ni Lord, gusto niya sanang frame ibili sa akin. Ang iniisip ko kasi pag frame ang binili ko, matatagalan ng buo kasi kailangan mo ng wheel set, kailangan mo ng panibagong fork, eh gusto ko na mag-upgrade sa 27. Siyempre, nabudol tayo. Ginamit natin yung pambili ng bagong brake set. Brand din naman itong nabili natin sa tao. Legit original. Maraming salamat po sa ginamit ni Lord sa atin dahil nakatesta tayo ng mga tulad ito, hydraulic, Shimano. By this time, medyo tataas tayo ng konti, medyo mag-high-end tayo. Check muna natin itong mga preno natin. Kailangan tanggalin natin ito isa-isa. Okay, tara! Maraming mga components o bike brand dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Isa na ang mga international, ang SRAM, Shimano at Box One. Marami pang iba. Eksakto, dahil SRAM brake set ang nasa atin, try na rin natin to. Ang ikakabit natin ngayon ay ang SRAM level. Itong SRAM na to, hindi naman na to kasi ginamit ng may-ari dahil nag-road bike na siya. Nasa atin na ito ngayon. First time natin gagamit na medyo na high-end quality. Marami daw issue itong preno na to. Pero bigay sa atin to. Kaya gamitin natin. At least meron tayo isang reserva na isang preno. Kumbaga kung magka-problema to, meron pa tayo isang preno. Sana wag magka-problema. Hindi naman kasi tayo masyado nag-aray. Alam niyo, ang kinagustuhan ko dito sa SRAM brake na to. Ito. Ang ganda. High quality yung pinaka-stopper ng piston niya. So ikabitan natin. Punahin natin itong front brake. So, punasan muna natin. So, yeah. Actually, ito nga palang SRAM. Ito palang SRAM. Depende dito kung anong position gusto mo. Pwede pag tinanggal mo yan, pwedeng ito sa kabila. Yeah, pwedeng ito nasa kabila or pwedeng nasa kanan or pwedeng nasa kaliwa. So, pwede siya kahit anong position gusto mo. Kabit natin siya ngayon dito sa front. So, mayroon natin sigipan ito. Okay. Siyempre, kabit muna natin itong caliper. Kabit muna natin itong caliper niya. Sarang din itong rotor natin. So, nagtagpo na silang dalawa. Ganyan lang naman mag-install niya. Kasi malaga may washer siya. Gula kasi sila yan. Dito naman tayo sa rear brake o sa pinakalikod. So, lalakpan natin itong bago natin ilock itong resus pa itong ating mga itong housing, bago natin ito ilock, kabit na muna natin ito. Madali lang na may kabit ito, hindi man hassle. Kasi ordinary handlebar grip lang naman ito. Kabila naman. Napansin ko sa lever nitong brake set ay medyo malalim yung kanan kapag ginagamit ko siya. Kaya dali-dali akong bumalik ulit sa Power Pedal Bike Shop. Nabuti na lang nandun si Tata Angel. Hulog po talaga kayo ng langit to the rescue. Opo. Tay. Papablid na ulit ah. Palalim na eh. Pwede pala kayo bumisita dito sa Power Pedal Bike Shop. Ang nakita kong specialty nila dito ay yung magayos at mag-maintenance ng mga high-end components.
at kahit magayos pa ng mga bike nyo. Dito pala sa kanila, tanging rack shocks and fox na fork ang inaayos nila. Kung sakaling ipaayos mo ang rack shock mo and fox na fork mo dito, punta ka muna for scheduling at makita ano muna ang ayusin sa bike mo at sa mga components na ipapaayos mo sa kanila. Sabi nga ni Tatay Angel, in case na magka-problema itong brake set ko, kaya nilang iservice. Kaya maraming salamat, Tatay Angel. So sa ating mga kapamusiklista at siklista, sakaling madaan kayo dito sa Power Pedal Bike Shop, silipin nyo lang, suportahan natin sila. So gusto ko lang po magpasalamat sa mga taong ginagamit sa ating YouTube channel, especially dito sa bago nating brake set. Isa lang din to sa mga pinangarap ko, no? Pero hindi siya pasok sa priority na bilhin ko kasi napakamahal niya. Kumbaga sa mga high-end, yung SRAM to level, ano to, mga nasa entry siya, medyo mahal na rin siya. Mapatak siya ng 6,000, may mga 4,000 na nag... So maraming salamat po sa ginamit sa atin dito kasi actually, yun yan, pinangarap lang natin to. Nagsimula tayo sa mechanical disc brake, yan mga humble beginnings natin. Nagsimula tayo sa mga napunta na tayong Shimano, mga second hand, as brand new na Shimano, hanggang sa ito, yung previous na brake set natin na tinanggal, yung Zoom. Naging problema ko lang dito, medyo nag-leak siya. Nagagamit ko pa naman siya. So, kailangan pa rin ipa-maintenance to. So, yun lang. Tapos, salamat po ko dahil, syempre, una kasi nito, frame sana, may magbibigay sana sa atin ng frame. Okay naman. So, matuloy man yun o hindi. Well, okay lang. Ang iniisip ko lang kasi pag frame kasi ang binigay sa atin, syempre mag-iisip tayo sa kailangan natin ng bagong wheelset, kailangan natin ng bagong fork. Ayun lang yung medyo komplikado. Well, maghihintay ka lang talaga. Ayun yung medyo challenge dito, maghihintay ka lang talaga sa ganung point na hihintay mo yung dumating sa'yo yung mga gagamitin mo. So sa akin naman, dahil pinaydal lang tayo ng pambili, eto, bumili tayo ng SRAM. Legit naman siya. Okay siya. Dahil may serial number siya. Chinek din namin siya sa website ng SRAM. Legit siya. Nandun siya. Encouragement ko lang po sa bawat nagko-content o hindi ka man nagko-content kung napapanood mo ito ngayon. Tumuloy ka lang sa mga pinagpipray mo. Tumuloy ka lang sa mga bagay na hinihingi mo sa Lord. Kasi wants, needs, si Lord na nakakalam kung kailan sa ibibigay. Ako naman, kung may pambili nga ako ng mga ganito, siguro medyo hindi ko siya ibibili. Siyempre, medyo marami tayong prior. Pero at least nararanasan natin siya. Alam nyo, ang ganaganda dito, hindi mo kailangan pala ng millions of subscriber para nakita ka ng iba. Eh, yung goal naman natin, hindi magpasikat, hindi makilala. Ang content naman natin to encourage everyone, no, sa pagbabike, ito, bike reviews, components, bike parts, mga specs, nai-review natin yan. Natututo rin tayo, marami rin tayo pinagtatanungan. So yun nga, yun lang yung... Yun yung bagay na pinagpapasalamat ko sa Lord na kahit hindi kalakihan ng channel natin, nararanasan natin yung nararanasan nila. Kaya huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel natin. Malaking bagay yan. May sumusuporta sa YouTube channel natin. At kayo yun, maraming salamat po sa inyo. Sa patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. I am thankful na nandito na tayo sa gantong sa senaryo ng ating channel. Nararanasan natin itong mga gantong bagay. So, maraming salamat po sa inyo sa patuloy na sumusuporta. So guys, don't forget to subscribe and like and share itong ating YouTube channel. Maraming salamat. This is Musiklista MLM TV Stories. Ito ang kwento natin. Hello.